Kung alam mo namang nasasaktan at saka nasasaktan ka na sa kinakasalukuyan. Okay? Dahil hindi na po yan magbabago, utol. Wala tayong ibang pinag-uusapan dito na tao, kundi siya pa rin yan eh. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is tayong kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is malupit ang teknik para magsisi yung ex mo at mamiss ka niya ng sobra. Yon. So gusto mo ba yun, utol? Na magsisi yung ex mo sa lahat-lahat ng mga pinaggagawa niya sa'yo. And then, sa gawain na ito, for sure, mamimiss ka niya ng sobra. Okay? So ito mga utol, actually, karamihan din dito sa mga kababaihan ay mali yung nagagawa. Lalo na sa paghihiwalayan or after ng hiwalayan. Yung iba kasi dyan, karamihan na, ay naghahabol pa. Yung iba nga dyan is nagpaparamdam pa. At saka yung iba din dyan is nagpapapansin pa. So pero yung hindi ninyo alam mga utol, dahil sa mga gawain na ito, ay mas lalo mong binababa yung value mo. And then, mas lalo mo lang din pinapataas yung value niya. Na mas lalo ka talagang magmumukhang tanga. Na kung minsan is, sa pagparamdam mo, or sa pagpapapansin mo is, dito ka pa niya babaliwalain. Yes. Dahil alam niya, na sa paghahabol mo pa lang, ay nagpapahiwatig po ito, na karapat dapat talaga siyang mahalin. Na wala siyang nagawang kasalanan, na wala siyang mga pagkakamali. Na kahabol-habol talaga yung tao na ito. Yes. Dahil sa pagpaparamdam mo, utol. Kaya kung minsan napapansin ninyo na masarap na sana yung nararamdaman mo eh. Na yung tipong parang ikaw yung hinahabol. Na siya itong nagpapapansin sa'yo. Message ng message. Pero di ba kung napapansin ninyo, once na nireplyan ninyo ay hindi na ulit nagpaparamdam. Yes, marami ako nakakausap na ganito ha. Na Kuya Kiko, message ng message sa akin, nag-no contact ako. Pero sa time na nireplyan ko siya is, hindi na siya nagme-message sa akin. Hindi na rin siya nag-reply sa message ko. So ganun po yun, utol. Dahil nagpakita ka na, nandyan ka lang din naman sa oras na kailangan ka niya. Hindi mo pinanindigan. Nakagaya nga niya, nagkahiwalay na kayo, pero nagpaparamdam ka pa. Kapag sinabi kasing hiwalayan, utol, or nag-break up na kayo, is dapat, ito ang dapat ninyong gawin talaga. Na ito yung ipapayo ko dito sa video na ito. Kundi, once na naghiwalay na kayo is, stop communicating or stop connecting totally. Ihinto mo lahat-lahat. Yung connections ninyo, yung pagko-communicate sa kanya. Kasama na dyan yung magpapapansin sa kanya. Kasi ito mga utol, like for example, kung dati ka nang nasasaktan, nahihirapan sa situation ninyong dalawa. So ngayon, once na nakakuha ka ng vuelo na nagkahiwalay kayong dalawa is, dapat huwag na huwag ka na talagang magpapapansin sa kanya. Huwag na huwag ka na rin magparamdam sa kanya. Totally talaga. Kapag sinabing totally, 100%, wala kang ipaparamdam sa kanya kahit ni isa. Kahit sa mga kaibigan ninyo, kahit sa social media, kahit sa pag-seen ng stories niya, kahit sa pag-like ng mga pinupost niya, kahit sa pag-comment ng mga pinupost niya, wala dapat or hindi dapat. Kasi ito mga utol, dahil sa gawain na ito, mas lalo natin siyang pinagbumuka na wala siyang kwentang tao. Na hindi siya karapat-dapat mahalin talaga. Na pinapahiwatig rin natin dito na pinagsisihan mo na dumating siya sa buhay mo. Na pinagsisihan mo kung bakit mo pa siya nakilala. Yes, very powerful po ito. Yung gawain na ito, utol. Yung hindi ka talaga magparamdam sa kanya, totally 100%. Ha, pinagmumukha natin siyang tanga dito. Pinagmumukha natin siya na mababang klaseng tao. Kaysa habol ng habol ka. So sa gawain na ito, utol, lalong-lalo na wala siyang mababalitaan sa'yo, is mas lalo siyang makikurious. Na yung tipo talaga na parang wala ka ng pakialam.
na parang bumaliktanaw ka kaagad sa iyong sarili. Na nagpapahiwatig rin na nagising ka talaga sa katotohanan na ayaw mo nang magpakabulag pa. So sa gawain na ito, utol, na pinapakita mo sa kanya na hindi siya kahabol-habol, talagang magsisi din siya. Or talagang mas lalo niyang mararamdaman. Ha, na mas bababa at bababa yung pagtingin niya sa sarili niya. Actually, nagawa ko na rin ito dati. Ito ang mapababae, mapalalaki. So, isishare ko lang sa inyo. That's why, tinuturo ko rin yung mga dapat ninyong gawin dahil napaka-effective yung gawain na ito. So, sa akin naman, bilang isang lalaki, is, nakaranas din ako ng puro pasakit, utol. Ha, binibigyan ako ng pasakit ng babae na hindi ko alam kung ano yung meron, kung ginagamit lang ba ako. Kasi marami pa siyang tinatago na hindi ko alam, na hindi ko nalalaman. Kahit cellphone niya, hindi ko mahawakan. Kasi yung tipo na mararamdaman mo na something na may kulang pa talaga. So, nung dati is, sa konting away lang namin, is palagi siyang naglalayas or umaalis. So, dahil na rin sa pag-alis niya, ay palagi ko siyang hinahabol. So, ngayon nakasanayan niya na rin na sa kahit konting away lang, is umaalis na siya kaagad-agad. Dahil alam niya, utol, na hinahabol ko. Nakasanayan niya kasing hinahabol ko palagi. So pero nung time na nakakuha ako ng belo, pinanindigan ko talaga sa sarili ko na sa oras na makagawa pa siya ng kasalanan and then lumaya siya ay hinding-hindi ko na talaga hahabulin. So after nun is naulit nga na lumayas na naman siya. So after nun is hindi ko na talaga hinabol and then hindi na talaga ako nagparamdam totally. Hanggang ngayon, utol. Hana, mas lalo ko talagang pinagmumukha na hindi ko siya kailangan, na pinagsisihan ko yung mga pangyayari na kung saan nagkakilala kaming dalawa, na kung saan na meron na mamagitan din sa aming dalawa. Yes, pinapahiwatig ko talaga na hindi ko siya kailangan, hindi ko siya, or hindi siya kahabol-habol, na wala siyang kwentang tao. Dahil sa pagsisisi, utol, kung gusto nating pabaguhin din yung isang tao, kailangan talaga nating iparamdam din sa kanila. Kaysa habol ng habol tayo, mas lalo lang natin tinotolerate na kahit mali pala yung mga pinaggagawa nila, ay mas lalo lang natin pinapakita na okay lang din sa atin. Na okay lang yung mga gawain na ito. So again ha, napaka-effective po ng gawain na ito. Na kahit hindi man maging kayo na, so sa pagbabago niya, kahit paano is nakatulong ka. Na ikaw itong tao na nagpabago sa kanya. Na hindi rin lahat ng tao ay kaya niyang lokohin. Na hindi rin lahat ng tao is kaya niyang utuin. Yes. So again mga utol, kailangan nyo lang din talagang magawa sa tama. Kailangan nyo pigilan ang inyong nararamdaman. Huwag tayong magpakabulag sa gawain na alam naman natin na dyan tayo nasasaktan at saka nahihirapan. Kailangan din talagang may hangganan. Ha, kailangan mong tapusin. Kung alam mo namang nasasaktan at saka nasasaktan ka na sa kinakasalukuyan. Okay? Dahil hindi na po yan magbabago, utol. Wala tayong ibang pinag-uusapan dito na tao, kundi siya pa rin yan eh. So, ang dapat mong gawin is magpahinga muna. At saka huwag talagang magparamdam kung alam mo naman na hindi talaga siya karapat-dapat para sa'yo. Which is, puro lang din pasakit yung binibigay sa'yo. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po ah, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi.